Sunday, so it's April 24. It's April 24 today, and we are actually right now in Cebu South Terminal, bus terminal. We will go to our province, Argao, and actually it's new, like bago guys ba, like before pasok lang tayo dito kami, then doon na kami magbayad sa bus, but this time around they have a window there that you need to pay first. So yeah, and we're waiting for our bus. There's no more not so many passengers right now, but I think this is the bus. That one I So walang mga pasahero masyado, hindi masyado ba? I think that's it. Serious. So palobat na pala ako. So ito yung new way of one. Scan pa nila yung ticket. Oh, ipon sa kanila. Yeah, karon sa ni nagsugod ya. Ano sa ni nagsugod? Ah, okay. So sabi niya, bago pa lang daw siya dito. At least 1 year siguro, ma'am. Ha? 1 year. Ah. 1 year pa lang si Kuya. Wala, 1 year na, ma'am. So that's the new way of ticketing, scan. Tapos baka saka kami dyan. So I'm right. Ito 8067. Yeah. So mga kagis, mali pala yung bus na sinakyan namin. Ano ba, nag-wonder, nagtaka ko, bakit ang dami ng tao? Mali. So, eto. And it's very hot. Init. Finally, we are here. So, punta na ako dito sa aking vlog before. I forgot 2000. I think 2020. So, yun sila. Lumang bahay. Ito yung bahay namin, ha? Ito yung bahay namin ay yan. So, ganda ng ay kakapoy. Hindi ka mudagan. Ito yung ano nila, chapel. So, yan. Pinsan ko. Ito yung pinsan ko. Ito yung pinsan ko. Ah, nananawagan. Huh? You say hi to my vlog. Hi! Vlog ka mo sa you say hi to my vlog. So you say hi to my vlog. Hello world. Say hi to your mama.
Hoy, say to hi to your mama, baka makita to sa mama mo. Hoy, makita mo to sa mama mo. Uwi na ako, guys. So, say hi, mamiss kita. Mamiss mo ako? Hoy, tingog ba? Magsalita ka. Magsalita ka, oy. Bye-bye na, bye-bye. 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 Na. Bye-bye na, bye-bye. Vlog kahapon. Pag umuwi kami, babalik dito sa city. So right now, lubat pa rin. Hindi pa na-empty yung camera ko. And ngayon, punta ko sa Beko. Kasi magre-reklamo ako ba't umabot yung bill ko ng 6,023. Wala na akong computer and then yung aircon ko lang. Like last month also, since after Odette, February, naging 4,000 plus or 4, March, tumaas talaga siya. 5,000 last month, 5,000 like 1,000 yung pagitan ba. And ngayon 500, so kailangan kong magreklamo doon kung bakit ganito. So meron akong notice of disconnection. Yan. Tingnan niyo guys, oh, total amount ko 11,000. Magreklamo muna ako dun. Tsaka, hanap pa tayo kung saan tayo makapambayad ng kuryente. ang init talaga. So, balik ako mamaya. Galing na ako sa Beko. But hindi pa ako natapos dun. Babalik pa ako kasi ang taas ng pila. Ang dami ding nagreklamo kasi yung mga bilang sila tumaas talaga, magka times 3 ba? So, dito muna ako. Kain ako ng waffle at saka bili ako ng a little tea, milk tea. Doon naman sa Globe, wala akong internet since Saturday ng gabi. So, reklamo na naman ako doon. Yung number ko is number 39, 29 pa lang natawag. Snacks na muna ako kasi malapit na mag 1 o'clock. Masarap yung milk tea nila dito kaysa SM na milk na little tea. Hindi ko gusto doon. It's another day, so ano mga kagets, napagod talaga ako today kasi bumalik na naman ako dun sa Beko. Kahapon nga, pinabalik ako kasi kailangan ko doon ng picture ng aming meter ba. So, pumunta ako dun. At then, ulit na naman, haba ng pila. Nag-wait pa ako ng, I think, 1 hour. Sa aking number ba? 1 hour. Good thing, 1 hour lang yung winate ko. So, ang nakakainis lang is, sabihan, yung bang, ang tagal mo doon naghintay, at saka, pag yung turn mo na, ang bilis-bilis lang nila sagutin, like, wala na silang pakialam, kung ano nang sasabihin mo. Nainis talaga ako sa customer service kanina kasi sabi niya na, ma'am, ganyan, okay yung rating mo, walang discrepancy. I mean, walang adjustment na magaganap. At ano na lang, yung gawin mo na lang is, humanap ka ng electrician kasi baka mayroong grounded yung electricity or may nag-tap. Yun, hindi na siya nag-intervene sa akin. At saka, meron na siyang inasikasong ibang tawag. So, nakakainis ba? Akalain mo, meron andyan ka pa sa kanyang harap at saka hindi ka na niya pinapansin. So, talaga, nagano talaga ako dun. Nagyaw-yaw talaga ako dun. Anong klaseng customer service siya ba?
And doon na naman ako sa glow, guys, mga kages. Ay, grabe. Yun nga, naka-receive ako ng message na yung brown repair ko is solved na. And until now, hindi pa tapos. Wala pa rin akong name. So, pinarify ko doon. Sabi ng ano, ma'am, hindi pa ma'am, pending pa siya. Meron daw appointment technician na pupunta dito bukas pero walang definite time. And tapos na ako doon kasi sabi nga, tawagin lang. And nakakatawa pa, doon pa ako sa Robinson, tinawagan ako, ma'am, nag-respond na sila. Like, the reason kung bakit wala kang net is stolen cable. So, merong gigawat na yung nagawat sa akong linya, kaya wala akong net. So, yung kailan ba yan mafifix? Wala daw days na sila sinabi. Hindi daw alam. Kasi technician lang daw nakakaalam. So, talaga, gisapo talaga ako. Which is, kailangan ko na man talaga as soon as possible yung internet. And, also, yun, minigrate ko na lang yung plan ko before to fiber. And 3 to 5 days. Meron kahapon pumunta sa amin na pwede i-fiber may i-change. But, kung sila yung automatic, agad meron ako agad linya. Pero, ang nakaano lang is mahal yung babayaran ko ba 2099 yung 150 Mbps nila with landline. So automatic, if dun ka sa globe mismo, i-migrate mo lang yung old plan mo to the Unifiber. So same amount lang yung babayaran ko, 1,699. But since that's a new plan, so probated na first 3 months yata, 3 months, it would be higher. Hindi 1,699 yung babayaran ko. Nakalimutan ko kung ilan, basta mas mataas siya. Yan. So, I will be ending this vlog na mga kagets kasi grabe, medyo sumakit yung ulo ko, lumabad yung ulo ko. So, pahinga ako ng konti at saka meron akong interview for tonight. So, see you in my next vlog. Bye-bye!